Karamihan sa atin ay nahumaling sa pisikal na lakas. Patunay dito ang mga tao na nagpakita ng nakakahangang lakas na lampas sa regular na kakayahan ng karamihan. Ang ilan ay hindi na lubos masukat ang antas ng kanilang lakas. Kaya naman, sa video na ito ay ating pag-uusapan ang 10 pinakamalakas na tao sa buong mundo na marahil ay ngayon mo pa lamang makikita. Subukan din natin na makuha ng 1,000 likes para sa video na ito. At shoutout nga pala sa mga sumusunod. Maraming salamat sa panonood ng ating mga videos. At kung gusto rin mapabilang sa susunod na shoutout ay mag-comment ka lamang sa ibaba. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay welcome to Zaldi TV. At kung ikaw ay interesado sa mga kakaibang impormasyon, mag-subscribe ka lamang sa channel na ito at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Number 10, Zydrunas Savickas. Maari nating sabihin na si Savickas ay ang pinakamalakas na tao dahil siya ay nanalo ng Arnold Strongman Classic ng 7 beses mula taong 2003 hanggang 2008 at 2014. Ang Arnold Classic ay itinuturing na isang paligsahan para sa tunay na pagsubok ng purong lakas kaysa sa kilalang kompetisyon na World's Strongest Man. Noong 2005, binasag niya ang 3 world record sa IFSA Strongman World Championship. Nakuha ni Savickas ang 2nd pwesto sa kompetisyon ng WSM noong 2002, 2003 at 2004, na kadalasang nagpapakita ng mga kaganapan na sangkot ang purong lakas. Noong taong 2009 hanggang 2014 ay nagwagi ito sa World's Strongman at noong 2014 ay nagtakda si Savickas ng isang bagong world record para sa 500-pound lug lift row squat na 880 pounds, isang 900-pound deadlift at isang 629-pound na bench press. Number 9, Mark Henry. Ang bansag kay Mark Henry bilang pinakamalakas na tao sa buong mundo sa WWE ay hindi lamang isang linya para siya ipakilala, kundi talagang isa siya sa pinakamalakas na lalaki sa buong mundo. Si Henry ay nagmula sa Texas sa Estados Unidos at mayroong reputasyon sa buong mundo dahil siya ang kauna-unahang tao na nanalo sa weightlifting at powerlifting super heavyweight championship ng sabay. Sa kabila ng kanyang kamangha-manghang mga katangian, si Henry ay may natatagong potensyal na hindi pa natin nakita simula noong nahanap niya ang karera sa WWE. Kaya't sa teorya kahit papano, maaring si Henry ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan. Gayunpaman, hindi natin ito nasaksihan ng matagal. Number 8, Bill Kazmaier. Si Bill Kazmaier ay sinasabing ang pinakamalakas sa lahat ng pinakamalakas dahil sa ilang dahilan. Siya ay nagwagi sa 1980, 1981 at 1982 World's Strongman Contest. At si Kazmaier ay pinagbawalan na magipagkompetensya noong 1983 ng mga nag-organisa ng kaganapan sapagkat ipinalagay na hanggat siya ay nakikipagkompetensya, walang ibang makakakuha ng pagkakataon na tikman ang tagumpay. Si Bill ang unang taong nakapagbuhat ng 5 bato ng maglashen na tumitimbang sa pagitan ng 90 at 160 kilo. Ang kanyang 661-pound bench press ay nanatili bilang tala ng mundo sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kabuuang 2,425-pound na itinakda noong 1981 ang record pa rin para sa raw powerlifting hanggang ngayon. Number 7, Brian Siders. Si Brian Siders ay kabilang sa kamangha-manghang listahan na ito para sa kanyang pangkalahatang lakas. Siya ay mahusay sa lahat ng 3 mga powerlift na may personal record na 1,019 pounds sa squat, 799 pounds sa bench, at isang deadlift na 865 pounds para sa isang kabuuang 2,651 pounds. Ang kanyang pinakamahusay na raw lift ay may kasamang 650 pounds sa bench at 840 pounds sa deadlift. Ipinagmalaki ni Brian na nakamit niya ang lahat ng nabanggit na hindi gumagamit ng anumang performance enhancement. Nangangahulugang, ang kanyang lakas ay nagmula sa matinding dedikasyon at pagsusumikap. Number 6, Andy Bolton.
Si Andy Bolton na nagmula sa Britain noong dekada 70 ay kilala ng marami dahil sa pagiging unang tao na nakapagbuhat ng higit sa 1,000 pounds sa isang powerlifting competition. Ang English powerlifter ay ang unang tao na lumahok sa kanyang kauna-unahang kompetisyon sa powerlifting sa edad na 21. Si Bolton ang ika-apat na may pinakamataas na squat at ang kanyang 3-lift record na 2,806.34 pounds ay ang pangatlong pinakamataas sa kasaysayan. Sumali siya sa 2002 Arnold Strongman Classic at nagtapos bilang pang-anim. Ang kanyang lakas sa pagbubuhat ay hindi kapanipaniwala. Hawak niya ang pinakabagong tala ng World Powerlifting Organization para sa isang hindi kapanipaniwala na 1,213 pounds lift. Number 5. Brian Shaw. Si Brian Shaw ay isang Amerikanong profesional na strongman competitor at nagwagi sa World's Strongman Competitions noong 2011, 2013, 2015 at 2016. Noong 2011, siya ang naging unang tao na nagwagi sa Arnold Strongman Classics at sa World's Strongman Contest sa parehong taon ng kalendaryo na kanyang ginawa ulit noong 2015. Upang makapagbuhat ng timbang lampas sa 1,000 pounds, kailangan niyang sanayin ng mabuti ang kanyang katawan at nangangahulugan ito ng pang-araw-araw na pagdijeta na may kasamang mga pagkain tulad ng walong itlog, peanut butter at madaming cheesecakes. Sinimulan ni Shaw ang kanyang karera bilang isang strongman nang pumasok siya at natalo sa paligsahan sa Denver Strongest Man noong October 2005. Number 4. Adam Bishop. Nakuha ni Adam Bishop ang pang-anim na pwesto sa kompetisyon ng pinakamalakas na tao sa buong mundo noong 2020 at nagwagi sa kompetisyon ng pinakamalakas na tao sa Britain ng parehong taon. Tinukoy ni Bishop ang kanyang sarili bilang isa sa mga maliliit na kalahok sa e-sport sa kabila ng kanyang timbang na higit sa 300 pounds. Nagipagkompetensya din si Bishop sa rugby pero noong 2012 ay nagsimulang makipagkompetensya si Bishop sa bukas na kompetisyon ng Strongman. At noong 2015 ay pinasok na niya ang mundo ng World's Strongest Man. Hindi man pinalad si Bishop sa mga nakaraang taon pero noong 2019 nakaabot naman si Bishop sa Grand Finals at nakuha niya ang ikasyam na pwesto sa pangkalahatan sa kompetisyon ng World's Strongest Man. Noong 2020, nagawa ulit ni Bishop ang makapasok sa Grand Finals at nakuha naman niya ang ika-anim na overall place. Number 3. Mariusz Pudzianowski. Noong May 1, 1999, pumasok si Pudzianowski sa kanyang unang kompetisyon sa strongman na ginanap sa Plock, Poland. Nakamit niya ang kanyang kauna-unahang pangunahing tagumpay sa 2000 World's Strongest Man Contest kung saan nagtapos siya na pang-apat sa kanyang unang kompetisyon. Dahil sa kanyang pagkabilanggo, hindi siya bumalik para sa kompetisyon noong 2001. Siya ay bumalik sa World's Strongest Man noong 2002 at nagwagi sa kanyang unang titulo at muling nanalo noong 2003. Noong March 2004, siya ay naging Strongman Super Series World Champion at nakuha niya ang pangalawang pwesto sa paligsahan ng World's Strongest Man noong 2006 pero nanalo noong 2007. Sinabi ni Pudzianowski na ang kanyang target ay ang maging tanging tao na manalo sa paligsahan ng 5 beses na nagawa nga niya nang manalo ulit siya noong 2008. Number 2. Julius Maddox. Si Julius Maddox ay isang Amerikanong powerlifter na kasalukuyang may hawak ng world record sa raw bench press. Noong August 31, 2019, nagawa ni Julius Maddox ang 739.6 pounds o 335.5 kilograms na bench press. Noong November 17, 2019, nagawa ulit ni Maddox ang 744.1 pounds o 337.5 kilograms na bench press at dito ay sinira niya ang kanyang sariling world record. Noong March 2020, itinakda ni Maddox ang world record sa bench press sa bigat na 770 pounds o 350 kilograms sa Arnold Sports Classic sa Columbus, Ohio at hinigitan ang kanyang naunang record na 744 pounds. Hawak din ni Maddox ang world record para sa pagbubuhat niya ng bigat na 700 pounds
ng 10 beses. Si Maddox ay nakikipagkompetensya sa kahit anong kategorya mula sa 440 pounds o 200 kilograms hanggang 460 pounds o 209 kilograms. Number 1, Eddie Hall. Si Eddie Hall na nagmula sa Newcastle under Lyme United Kingdom ay isa sa pinakamalakas na tao sa planeta. Si Hall ay nanalo na ng maraming beses sa madaming paligsahan at kasama na dito ang 2017 World's Strongest Man Competition. Pero ang tunay na espesyal sa kanya ay ang kanyang kamangha-mangha na record setting na deadlift noong 2016. Kahit papaano ay nagawa niyang maabot ang isang 500 kilograms na deadlift at pinatunayan na siya ay isang malakas na tao na nagpahanga sa maraming tao. Mula noong araw na iyon, maraming nagtangka upang pantayan ang nagawa ni Eddie. Ngunit nabigo ang lahat ng sumubok. Si Eddie Hall ay kilala din na una at huling tao na nagbuhat ng 500 kilograms mula sa sahig patungo sa patayong posisyon. At yun na nga ang 10 pinakamalakas na tao sa buong mundo. Sino sa kanila ang iyong hinangaan? Kung may baka pang alam na ibang tao na may pambihirang lakas na hindi ko na isali sa video, ay maaari mo din itong i-share sa comment section. May mga ibang kakaibang videos din sa ating channel na maaari mo ding panoorin. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.